Patuloy na yumayabong ang negosyo sa tinaguriang cattle trading capital of the Philippines sa Padre Garcia, lalawigan ng Batangas. Ito ang tasang ipinagmamalaki ni Mayor Celso Braga Rivera na bagamat hindi first class ang kanilang bayan. Pero dahil sa tuloy-tuloy na negosyo at pagpupursige ng lokal na pamahalaan, ay naipagyabong nito ang komersyo sa kanilang lugar. Mula sa 100,000 ang kita ng bakahan, ngayon tumataginting ng milyon na ang kinikita sa nasabing negosyo. Malaki na umano ang naitutulong sa kita ng bakahan dahil dito anya kumukuha ng pangangailangan sa social services, lalo na sa kalusugan at iba't ibang pangailangan ng kanyang nasasakupan. Kuwento ng mga residente mula ng nanungkulan, ang pamilya Rivera sa naturang bayan ay malaki na umano ang ipinagbabago pagdating sa kalakalan, disiplina sa kalinisan, naiayos ang mga pasilidad, patuloy na pinapahalagaan ang pagpapaunlad sa turismo at iba't ibang kaunlaran. Ayon kay Rivera, tunay na kalinga ang kailangan. Pagiging totoong makatao, tripling sipag, koneksyon sa mga kaibigan na nakakatulong sa pangailangan ng bayan. Sipag at tiyaga ang pumuna natin talaga dito at talagang kailangan natin gawin yon dahil bilang lingkod bayan, syempre yun naman talaga ang sinumpaan namin tungkulin na kami maglingkod sa mga mamamayang Gersyano. At syempre, yun po mga malalaking proyekto dito ngayon, yan po ay na-outsource natin sa national government. Sa tulong po ni Kong Mike Rivera, dahil siya naman po ay dating congressman, 2010 hanggang 2016. So marami po siyang naging kaibigan na tumuturong dito sa aming bayan. Saktunayan po ang nakalap na po naming pondo galing sa national government. Since 2016 po nag-mayor si Kong Mike hanggang 2021, ito po ay umabot na ng 1,023,000,000. Kasabay nito ay binida rin ng alkalde ang kanilang mga nagawa, lalo na sa kalusugan, na naitayo na ang gusali ng dialysis center, school building, bagong palengke, evacuation center, kakaibang dekalidad na bagong sementeryo na kasalukuyang ginagawa na, mga daan, mga pasyalan at ang kanilang mamahaling munisipyo. Hinikayat din ng punong bayan ang mga investors na welcome ang lahat na magnegosyo sa kanilang lugar upang dadami pa ang mabibigyan ng trabaho sa kanyang mga kababayan. Mula sa lalawigan ng Batangas, JR Narit nag-uulat para sa DZRJ 18 AM, ang Radyo Bandido TV.